Alala ko lang po sa inyo, pag may sira po kayong tools ay huwag niyo pong itatapon dahil pwede po natin ma-repair yan or either naman ay ma-convert po natin sa ibang tools tulad po ng mga tools ko sa harapan. So makikita niyo po itong ating ratchet. Ano? So nasira na po ito eh. Ang ginawa po natin, winelding po natin upang maging fix at magamit pa ulit ho natin. Ano? And then ito naman o, yung ating T-wrench. So yung T-wrench po natin isa is naputol-puto. Kumbaga nabiyak po yan at totally hindi na po siya pwedeng gamitin. At ang ginawa po natin, syempre, ay pinutol na po natin to at namili po tayo ng socket. At saka po natin siya tinugtong at saka po natin siya hininangan. At ang kalabasan po is meron naman po tayong another T-wrench na magagamit. Ito pa po yung isa, yung sira po nating screwdriver ay kinumbert po natin sa test light. Tinagdagan lang po natin ng wire at bombilya, boom, ito na po. At meron na po tayong magagamit pang troubleshoot ng ating electrical system. So yun mga pare ko, at hindi lang po natatapos dyan. Dahil sa bahay po natin, pag nasisiraan po kayo ng mga ganito, ayan, mga utensils nyo, ay huwag nyo pong itatapon dahil sayang. At tulad po ng ginawa natin, naputol po dito to at hininangan lang po natin. Hindi nga lang po siya ganun kaganda, pero at least magagamit pa po natin yung mga tools natin na nasira. Ito, tulad nito mga pare ko. At ngayon po, may siraman naman po tayong gamit. At yan po itong ating screwdriver. At ang gagawin po natin sa screwdriver natin ay gagawin po natin siyang pang-quit. Ayan mga pare ko, makikita nyo sa picture. Ayan po, may nabibili po niyan. Ayan, branded po yan sa halagang 100 plus po. At yung mga hindi naman kakilalang brand is around nasa 80 pesos. Pero tayo, hindi po tayo bibili dahil ang gagamitin lang po natin ay yung mga sira nating gamit tulad itong ating screwdriver. So, iyan po yung ating gagayain. No, apat po yan. Yan po yung pull hook, straight pick, 45 degree at 90 degree po na pang-quit. At ang gagamitin lang po natin pagpapatulis dito ay itong ating grinder. So, simulan natin mga pare ko. At yung una po natin gagayahin, yung straight pick na parang ice pick. At patutulisin lang po natin yung dulo nito sa pamamagitan nga lang po ng grinder. So ito mga pare ko, makalipas ng ilang minuto at nakagawa na po tayo ng isa na naman nating tools na straight pick. Ayan o. Diba? Ang dali lang pong magawa. So next tayo at gagawin naman natin yung isa natin. So mga pare ko, at okay na po ito. At susunod po natin gagawin dito ay bebend po natin siya ng 45 degrees gamit itong ating pliers. At ang tigas niya mga pare ko, pag naka-encounter po kayo ng ganito katigas ay ang kailangan nyo po dito ay apoy upang lumambot. So gagamit po tayo ng blowtorch. At saka po natin siya idagadarang. Yan, pag nagbaga na po yan ay malambot na po yan. Yan. At ito, okay na po ito. Sunod na po natin yung 90 degrees. So ito mga pare ko, yung ating 90 degrees. At sunod naman po natin yung pull hook. At ito mga pare ko, at okay na po yung ating pull hook. At nakompleto na po natin yung ating set ng pangkuwit ng ating o-ring or either naman ng ating oil seal. Bago po mayari syempre yung ating video ay titestingin po natin kung ito po ba ay effective. So meron po tayo dito na o-ring at ito po ay ating tatanggalin. Positive mga pare ko, at 100% na effective itong ating pangkuwit ng o-ring at oil seal. So, dagdag na naman po sa ating koleksyon ng DIY tools. At ito nga po yung full set ng pangkuwit ng oil ring or oil seal. At sa next video po natin, abangan nyo mga pare ko, ay share ko naman po sa inyo kung paano gumawa ng bushing extractor na tulad nito. Ayan, tulad na tulad po yan ng nasa picture. So, abang-abang na po kayo mga pare ko. Until next video po natin, paalam! Thank you.